Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back naman po sa ating YouTube channel, Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So for today's video, ayan po. Ito naman po yung tanong po nating subscriber na kung ano ba raw ang dapat ipakain po doon sa ating inahing baboy pagkatapos po tayo magwalay ng kailang biik, kung breeder ba o lactating. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Kung kayo po mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So ngayon po, dito muna tayo sa katanungan po ng ating kaibigan. Tungkol po ito sa mga inahing baboy na kapag tapos sa pong nagwalay ng mga biik, o ano ba raw tamang ipapakain sa kanila. Kasi po, pag sinabi nating breeder, by brand kasi yan. Kapag sa Ono Feeds, may breeder. Kapag sa Pregolac naman po, mayroon po tayong tinatawag na gestating. Sa breeder din, mayroon ding lactating. Doon naman po sa Pregolac ay mayroon po tayong tawag na milk maker. So, every brand ng feeds, iba-iba po yung tawag ng pinapakain po sa ating mga inahing baboy. So, stage by stage yan. So, kapag dumalagang baboy, 5 months pataas, so, dyan po kayong mapakain ng breeder. So, hanggang mabulugan, and then, after na mabulugan, breeder pa rin pinapakain. Pagdating po ng 90 to 100 days, pwede na po kayong mag-change into lactating or milk maker o kahit anong pang pa gatas na ipapakain po sa ating mga inahing baboy. So sa ideal kasi, kapag tapos mo nang nawalay yung mga biik dun po sa iyo kanilang inahing baboy, ay ang nakasuggestion po dun sa ideal guidelines ay dapat papakainin pa natin ng lactating o milk maker, kasi po para daw mas madaling makarecover yung ating inahing baboy po doon po sa mga panahon na siya ay nagpadede pa sa kanyang mga biik. So minsan kasi yung ating mga inahing baboy kapag nagpapadede, yung iba kapag lalong-lalo na kapag maraming biik yung inaanak, so yung iba medyo papayat yung inahing baboy, kaya kinakailangan talagang patabain muli para naman yung kailang katawan naman po ay ready for time na sila po ay magbuntis. So ngayon po, iba kasi yung ideal, iba kasi yung actual. Pag ibig sabihin ng actual ay based on experience po yan. So para sa akin, the best answer is ibase mo sa experience mo. Kung anong nakasanayan mo, kung anong experience mo doon sa pag-aalaga ng mga baboy, yan po yung i-apply mo. Kasi po, hindi po lahat nandoon sa actual recommendation in swine breeding feeding guidelines are perfectly right, tamang-tama lahat, hindi po. Depende yan, case to case basis yan, depende po yan sa inyong experience. Kasi sa akin po, nung una akong nag-inahin, sinunod ko po yung guidelines na pagkatapos magwalay ng mga biik, so continue hanggang mabulugan yung milk maker at saka yung lactating feed. So pinagpatuloy ko po yun kahit ano na, wala na pong dumilide sa kanilang mga biik sa ating inahing baboy. Ang problema kasi dyan, unang-una, the price cost po ng feeds. Kasi mas mahal yung pangpagatas na feeds kaysa doon po sa pang-breeder na feeds. Magkaiba kasi po sila ng presyo. Yan po yung ating unang concern. And then, mas mahal siya. So, yung cost of capital doon sa papapakain ng inahing baboy ay tataas na naman, kasi mas mahal yung mas mahal yung lactating, yung pangpagatas kaysa breeder. So, yan po yung ginagamit ko dati. So, ang na-encounter ko po diyan ay matagal maglandi yung inahing baboy. Kapag matagal maglandi yung inahing baboy, aabot ka pa ng 2 linggo, 3 linggo. So ilan ang mauubos mo na pangpagatas na feeds? Sobrang dami na. So doon pa lang sa
cost of feeding, medyo malulugi na po tayo niyan. Yan po yung aking prinsipyo. Kaya doon po sa succeeding, ano ko na po, succeeding breeding, pagwalay ng mga biik, pagkatapos ko talaga magwalay at day one, breeder na po yung pinapakain ko sa mga alagang inahin. So pag breeder, unang-una yung price cost niya ay mas mababa kumpara po sa pangpagatas na feeds. And then, sa breeder na pinapakain ko po mga kaibigan, after 5 to 7 days, lahat po ng inahing baboy ko na na-encounter doon sa mga panahon na iyon ay naglandi na po sila. So, mas madali silang maglandi kapag breeder po yung ating ibibigay. So, based ko sa experience ko po, mas madali pong maglalandi yung mga inahing baboy kapag breeder po yung ibinigay. Pagwalay niyo po ngayon, after 5 to 7 days, mag-hit na po yan, kaya pwede na po yan pakastahan, pwede na po yan EEI. So, ang time span between interval sa pagbuntis ng inahing baboy ay hindi po ganun kataas. So, in short, di ka po malulugi sa pagpapakain sa kanila. Kapag matagal maglandi yung inahing baboy, aabot ng 2 weeks, 3 weeks, mataas yung interval ng time span doon po sa kanilang pagbubuntis. Kaya, malulugi ka talaga sa pagpapakain sa kanila, lalong-lalo na kapag pangpagatas na feeds ang ginagamit mong pinapakain sa kanila. So, diskarte lang po yan mga kaibigan para hindi po tayo malugi, at saka diskarte lang po yan para po yung ating inahing baboy ay mas madali po silang maglandi at saka mas madali po silang magbuntis agad. So, suggestion ko po sa iyo kaibigan na kung pwede, i-breeder mo na. I-breeder mo na. Huwag mo nang damihan. Siguro, after walay, papakainin mo lang ng 2 kilo bawat araw. So, after mo at day 1, mag-inject ka ng vitamin ADA at saka mag-inject ka ng vitamin B complex. And then, at day 1 din, 2 kilos per day. Doon po kayo magsimula ng 2 kilos per day na magbigay ng pagkain doon sa iyong inahing baboy na breeder na po ang ginagamit. At abangan mo yan, 5 to 7 days, mag-hit na po yung inahing baboy nyo. At sa mga panahon na iyan po ay pwede nyo pong pabulugang muli yung kanyang mga inahing baboy, mga kaibigan. So, yung advice ko po sa inyo ay based ko po yan sa experience ko po. At sana at yan po ay para po kayo makatipid doon po sa feeding cost ng inyong mga inahing baboy habang kayo po ay nagpapakain pa sa kanila. So, yan po yung ating vlog ngayon. At sana naman tayo po ay nagpagbigay naman ng kaalaman doon po sa ating mga kaibigan na nag-alaga po ng mga inahing baboy. So, hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.